16 ng Marso, Sabado, ng unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo ang sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid niyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Isa na namang utos ito na mukhang imposibleng magawa para sa maraming Kristiyano. Kung galit ka nga naman sa kaaway, paano mo siya mamahalin? Ang sagot ni Jesus, ipagdasal mo. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kahit masama ang loob mo sa sino man, hindi kailangang masama rin ang gagawin mo sa Kanya. Sa makatuwid, ang pagmamahal pala ayon sa pamantayan ng Panginoon ay hindi depende sa damdamin natin. Kaya nga, pwede nating mahalin ang kaaway natin. Ibig sabihin, pwede nating gawa ng mabuti ang ating kaaway kahit na ang totoo ay nag-aapoy sa galit ang damdamin natin. Magagawa natin ito sa pamamagitan nga ng pagdarasal para sa kaaway natin. Nangangahulugan ito na hahangarin natin at hihilingin natin sa Diyos na pagpalain niya ang ating kaaway na talaga namang ginagawa ng Diyos sa kahit kanino, masama man o mabuting tao. Kung mamahalin natin ang ating kaaway, tinutularan lang natin bilang mga anak ang gawain ng Diyos na ating Ama. Pagsasagawa, sino-sino ba ang masasabing kaaway mo? Anong mga bagay ang dapat mong ipagdasal para sa Kanya? Anong iba pang kabutihan ang pwede mong gawin sa Kanya?